Kasalukuyang magkaharap sa isang maliit na mesa, ang tatlong magkakapatid na sina Gray, Red, at Blue. Sila ang mga makikisig na mga binata na kinababaliwan ng mga kadalagahan sa kanilang nayon. Ang tatlong binata ay kilala sa pagiging mga playboy ng mga ito. Sikat ang tatlo dahil sa taglay nilang kagapuhan at nakadagdag pa sa apil nila ang ganda ng kanilang pangangatawan. Maliban doon ay anak pa sila ng Doña Martina na nagmamay-ari ng malawak na hasyenda di casa na hawi sa kanilang apelyido. Matinik ang mga binata. Ni isang babae ay wala pang siniseryoso ang mga ito at puro paiyak lang sa mga babae ang kanilang mga gawain. Gayunpaman ay maraming babae pa rin ang umaasang makuha ng kahit isang puso sa ni isa sa mga ito at tila may isang babae na nga ang nagtagumpay. Halos hindi maipinta ang mukha ni na Red at Blue at seryosong nakatitig ang dalawa sa ikalawa nilang kapatid. Gray, paano na to? Bakit mo ginawa ang bagay na yan? Lagot tayo kay mama dahil sa ginawa mo. Gray, alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa'yo? Sa ating tatlo? Dahil sa desisyon mong yan? Sambit ni Red sa ikalawa nilang kapatid. Si Red ang panganay habang si Blue naman ang bunso sa tatlo. Anong gusto mong gawin ko, Red? Eh, minahal ko na si Anari. Kung sana hindi niyo ako niyaya sa ganyang pustahan, eh di sana hindi ako umibig sa babaeng yun. Sana hindi pa tumibok ng ganito kabilis ang puso ko. Sabat nito sa kapatid. Hoy, Gray, bakit parang kasalanan pa namin? Eh, ang usapan ay pustahan lang at hindi kasali doon ang ibigin mo siya. Kasalanan ba namin umibig ka sa babaeng yun? Ang laro ay laro. At kung umibig ka sa kanya, ay kasalanan mo na yun. Tura naman ni Blue sa kanyang kuya. Ano ba? Tutulungan niyo ba ako ngayong gabi o magtatalo tayong tatlo rito? Aniya sa kaniyang mga kapatid. Ako? Ayoko. Ayokong managot kay mama. Imbis na malaya pa akong makipaghalubilo sa mga babae, eh baka bigla niya na lang akong pagbawalan. Eh dinawala ang saya ng buhay ko dahil sa inyo. Sambit ni Blue. Ako, tutulungan kita, Gray. Pero pangako mo sa akin na saglit ka lang. At ikaw, Blue. Sasama ka mamayang gabi dahil ikaw ang magiging lookout namin. Sambit ni Red at padabog na napahampas si Blue sa kanyang legs. Kuya, ayoko. Kahit bugbugin niyo pa akong dalawa, hindi ako sasama. Palibhasa kasi mga siraulo kayo eh. Si Kuya Gray na in love kay Anari. Ikaw naman, Kuya Red. Alam ko na nagugustuhan mo na rin si Lilith. Palibhasa kayo, dadamay niyo pa ako sa karahasan ninyong dalawa. Tutol at maktol nitong sambit sa kaniyang mga kuya. Blue, sino ba yung kuya dito? Di ba ako? Wika ni Red na ayaw patinag sa bunso nilang kapatid. Ikaw nga, pero ayoko. Kahit ikaw pang pangali dito ay ayokong sumunod sa'yo. Kahit anong pilit niyo sa akin ay ayoko pa rin at wala kayong magagawa. Mariing tutol nito. Blue, sige na. Pangako, hindi na ako hingi ng tulong sa'yo sa susunod. Basta tulungan mo lang ako ngayon. Kumbinsi ni Grace sa kanilang bunso. Ayoko nga! Muling tutol nito sabay tumayo ang dalawang panganay na magkapatid at pinatunog ang kanilang leeg. Anong ginagawa niyo? Kinakabahang wika ni Blue sa mga ito. Blue, kung hindi ka makukuha sa pakiusap, makukuha ka namin siguro kapag binigyan ka namin ng sakit sa katawan. May pagbabantang wika na Red sa bunso nilang kapatid, sabay taas ng kaniyang kamao para rito. Tama na! Suko na ako! Oo na! Tutulong na ako! Agarang sambit ni Blue sa kaniyang kuya na animoy takot itong matamaan ng masakit na kamao at humagalpak naman sa tawa si Red. Blue, para kang timang. Sana sa amin ka lang takot ha. Huwag sa babae. Anito sa kapatid. Bakit naman ako matatakot sa babae? Eh, hinahanap ko nga sila. Katwiran pa nito. Kinagabihan ay nag-usap-usap ang tatlo sa likod ng kanilang mansyon sa planong kanilang gagawin. Matinding magkalaban ang mama ng tatlo at ang mama ng babaeng napupusuan ni Gray. Kaya ang kanilang gagawin ay kailangan ng matinding plano. Kami ang papasok sa Boundary Blue at ikaw ang magiging lookout namin ni Gray sa loob. Wika ni Red sa kapatid. Oo na, pero dalian niyo ha.
Ayokong may makakita sa atin sa gagawin natin. Isang halik lang sa mga babae niyo, okay na. Bumalik na kayo agad. Sambit ni Blue. Oo na, basta pagbutihin mong pagiging lookout mo, Blue. Ikaw ang magiging tainga namin at mata sa lahat. Sabat naman ni Gray at nagkakaintindihan ng magkapatid at palihim na tumakas mula sa mansyon patungo sa kwadra ng mga kabayo. Habang sa kabilang banda naman, ay kasalukuyang nasa kwadra rin ng mga kabayo ang tatlong sinalilit, Muyak at Ana. Kasalukuyang hinihimas-himas ni Anari ang kaniyang kabayong puti. Maria, ikaw ang maghahatid sa akin ngayon sa iniibig kong si Gray. Ikaw ang isa sa magiging sakse ng muli naming pagkikita. Sambit niya sa kaniyang kabayo na may kinang na saya sa mga mata. Saksi ka dyan. Ayusin mo lang ate na huwag tayong masaksihan ni mama, ha? Ay nako, hindi kita magawang maintindihan kahit sa ang anggulo kita tignan. Bakit ba kasi sa dinami-dami ng pwedeng mahalin eh, bakit isa pa sa dilaka sa brothers ang pinili mo? Nangungunsuming wika ni Anne sa kaniyang ate. Hay nako Anne, palibhasa kasi walang nagkakagusto sa'yo. Maglagay ka kasi ng magagandang makeup sa mukha mo para magustuhan ka rin ng mga lalaki para hindi ka ganyan kapait sa buhay ng iba. Sabat ni Anari sa kapatid. Hindi rin naman kasi ako kagaya mo na maraming pintura sa mukha. Pagbabasag nito sa kaniyang ate. Tama na nga yung bangayan yung dalawa. Halina kayo at umalis na tayo. Singit ni Lilith sa kaniyang mga kapatid. Kapwa sumakay na sa kabayo ang dalawang dalaga. Ito naman si Ate Lilith, nagmamadali naman masyado. Alam ko naman ang totoo eh, na gusto mong makita yung si Red, lalaking parang unggoy sa balbon. Anito sa panganay nilang kapatid. Hay nako An, palibhasa ay hindi ka pa nagmamahal kaya hindi mo pa kami naiintindihan. Sambit ni Lilith sa kapatid. Nako ate, umiibig nga kayo, mukha naman kayong tanga. Kung pagiging tanga ang sukatan ng pag-ibig, eh ayoko nang umibig. Tingnan niyo ang ginagawa niyo. Sambit ni Anne. Tama na nga ang bangayan. Naghihintay na sa akin ang irog ko. Sabat ni Anari sa dalawa at kapwa umalis ang tatlo. Malayo pa lang ay tanaw na ng dalawang binata ang dalawang dalagang sina Lilith at Anari. Agad na bumaba ng kabayo ang dalawang binata at pagkarating ng dalawang babae ay ibinaba ng mga ito ang dalawa mula sa kabayo. Nagyakapan ang mga magkasintahan habang si Ana naman ay inirap niya ang kaniyang mga mata. Hay, kadiri! Mahina niyang wika sa kaniyang sarili. Bilisan niyo ah, pupunta na ako sa boundary. Sambit ni Ana at dumiretso na siya sa boundary at nakita niya si Blue. Hindi niya ito pinansin at maging si Blue ay hindi pinansin ang dalaga. Kapwa mainit ang dugo nila sa isa't isa. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang mainit na naghalikan si Gray at Anari. Habang si Red at Lilith naman ay nagdi-date rin. Minamahal ko, pwede bang umamin na tayo sa mga magulang natin? Suwestyo ni Gray sa kasintahan habang nakasandal ang ulo nito sa kaniyang dibdib. Gray, hindi ko kayang magtapat kay mama at hindi ko kayang harapin ang mama mo. Alam mo naman na matalik na magkaaway ang mga magulang natin. Nalulumbay na tura niya sa binata. Alam ko, Anari, pero hindi pwedeng magtagal tayo ng ganito. Hindi pwedeng magtago tayo habang buhay, lalo na't buntis ka. Wika niya sa nobya. Gray, natatakot ako sa galit na kahaharapin natin sa mga magulang natin. Ngayon pa lang ay natatakot na ako. Nababahala niyang sambit. Alam ko, pero Anari, kailangan na natin itong linawin sa mga magulang natin. Handa akong pakasalan ka at panagutan ka. Malay mo, ang magiging apo nila ang magbibigay daan sa mga magulang natin na magkasundo, di ba? Wika ni Grace dalaga at hinalikan ito sa labi. Habang sa kabilang banda naman ay walang kamalay-malay si Blue at Anne na may taong nakamasid pala sa kanila. At kinuhanan sila nito ng litrato. Agad na bumalik ang lalaki sa mansyon ng mga dikasa at humarap ito sa mataray na donya. Ano gibo? May nakuha ka bang ebidensya? Taas kilay nitong sambit sa tauhan. Tumangot-tango naman ito bilang tugon. Meron po at sobrang tibay pa ng mga katibayan ko.
Sabat nito at inilahad sa mesa ang mga larawan. Ayan po, Donya. Matibay po ang mga yan. Sambit nito sa Donya at agad na naningkit ang mata ng malditang si Martina. Isang higad na kailangan kong patayin sa buhay ng anak ko. Sinasabi ko na nga ba't may nangyayaring kakaiba dito sa loob ng mansyon ko nang hindi ko alam. Anito sa sarili at pinaypay ang kaniyang pulang pamaypay. Humanday ang pamilya Aguilar sa akin bukas. Dugtong nito na handang makipagbasag ulo sa kahit sino. Kinabukasan, masaya ang dalawang magkapatid na sina Lilit at Anari. Nakangiti ang mga ito habang nag-uunat ng mga kamay. Ang sarap talaga kapag nakaramdam ka ng isang yakap ng tunay na pagmamahal. Masayang wika ni Lilit. At isang tunay na halik ng pag-ibig. Dugtong ni Anari. Habang si Ana naman ay pinarolyo ang mga mata. Nakakasuko kayo, mga hibang. Kapag kayo nabisto ni Mama, bahala kayo ah. Huwag niyo akong isali sa mga kahibangan niyong dalawa. Inis niyang paalala sa kaniyang mga kapatid. Ana, sabihin mo nga sa amin kung anong nangyari sa inyo ni Blue kagabi. Nag-usap ba kayo? Nagpakilala ba siya sa'yo? Sabihin mo, type mo ba siya? Panunugsong usisa ni Anari sa kapatid. Ate Anari, pwede ba? Huwag mo kong tanungin ng ganyan dahil hindi ako kagaya ninyo na lumalabag sa utos ni Mama. At kung may nangyari man sa amin ni Blue kagabi, ayun ay ang pinagfiestahan kami ng mga lamok kahihintay sa inyo. Mataray nitong talak. Sa gitna ng pag-uusap ng magkapatid ay isang ingay ang kanilang narinig. Ano yun, Anari? Takang tanong ni Lilit sa kapatid. Hoy, Gracia! Ilabas mo yung malandi mong anak nang maturuan ko ng leksyon sa pagkahigad niya! Malanding babae! Ambisyosa! Sigaw ng Doña Martina sa boundary ng hasyenda at rinig na rinig iyon ng magkapatid. Agad na umalis sa kama ang tatlo at mabilis lumabas at tinungo kung saan ang gagaling ang malakas na ingay ng Doña Martina. Naabutan ng tatlo ang kanilang ina na si Doña Gracia na nakikipagsagutan kay Martina. Hoy Martina! Maghunos dili ka! Ni isa sa mga anak ko ay walang malandi sa kanila! Hindi sila kagaya mo kaya tigilan mo yung masama mong bunganga kung ayaw mong pakainin kita ng tae ng mga kabayo dito mismo sa hasyenda ko! Banta nito sa Doña Martina. Aba! Anong malandi? Ako? Malandi? Sino kaya sa ating dalawang malandi, Gracia? Hindi ba ikaw? Sino ba sa atin ang pumatol sa isang lalaking may irog na? Hindi ba ikaw? Kaya wag mo akong matawag na malandi dahil hindi ako ikaw, ha? Walang duda. Sa'yo talaga nagmana ang mga anak mo sa kalandian. Tunay nga ang kasabihan na kung anong puno ay siya rin ang bunga. Singhal nito na animoy, nauungkat na ang nakaraan ng dalawa. Hindi ako pumatol sa irog mo, Martina. Kung pumatol ako sa kanya, edi sana akong asawa ng yumao mong asawa at hindi ikaw. Sinungaling! Bakit ayaw mo pa kasing aminin ang kakatihan mo noon? Bakit? Nahihiya ka ba? Nahihiya ka bang aminin na sinusubukan mong agawin si Adonis noon? Si Adonis na irog ko na siyang asawa ko na siyang nilalandi mo, di ba? Hindi ako sinungaling, Martina. Yan ang totoo. Ilang beses ko bang uulit-ulitin sa'yo na, oo, niligawan ako ng asawa mo, pero ni isang segundo ay hindi ko siya pinatulan. Kung malandi akong tao, edi sana sa akin na siya ikinasal at hindi sa'yo. Kung malandi ako ay sana sa akin siya napunta at hindi sa gaya mo. Sa akin siya napunta dahil sa akin siya ikinasal. At dahil ako mas bagay sa kanya. Sino ka lang ba, Gracia? Sino ka lang ba sa noon bago ka nagkaroon ng mga ari-arian? Diba? Isa ka lang batang tagalansangan na walang makain. Isa kang ulilang uhugin, hindi ba? Isa kang maitim na batang nisuklay ay walang pag-aari bago ko pinilit si Papa na ampunin ka dahil nakakaawa ka. Tapos sino bang mag-aakala? Ikaw na siyang binigyan namin ng tahanan ay siya pang magiging ahas sa buhay ko na hindi man lang tumatanaw ng nikatiting na utang na loob sa akin at sa Papa ko. Sumbat nito. Inaamin ko, wala akong tahanan at wala akong kahit anuman at kahit sino man sa buhay ko noon, Martina. Kaya laking pasasalamat ko na tinanggap niyo ako sa pamamahay ninyo. Kaya ginagawa kong lahat maipakita ko lang sa iyo na labis akong nagpapasalamat.
na nagkaroon ako ng tahanan at pamilya sa loob ng pamamahay ninyo. Ang kabutihan nyo na yon, sa akin ay babaunin ko hanggang sa aking hukay. Sambit nito at nag-uumpisa ng bumaba ang kanyang tono sa kanyang kairingan. Ngunit ayaw pa ring paawat ni Martina. Ah, nagpapasalamat. Ang sarap mo palang magpasalamat. Pati pagmamahal ng papa ko ay inagaw mo, Gracia. Kaya nga nahati sa dalawa tong hasyenda dahil sumipsip ka sa papa ko upang maloko mo siya at para makakuha ka rin ng mana, hindi ba? Hindi ka pa nakontento sa ganun. Pati pa ang nobyo ko ay tinangka mo pang agawin. Tandang-tanda ko pa nga eh na kahit kasal na kami ay nakikipagkita ka pa rin sa kanya. Anito. Siya ang pumupunta sa akin, Martina. Ilang beses ko na siyang tinataboy para sa'yo. Ilang beses ko na siyang minurha at sinigawan. Kulang na lang ay insultuhin ko pa siya para lumayo lang siya sa akin. Dahil ang iniisip ko ay, ikaw, ayokong masaktan ka at ayokong madagdagan pa ang galit mo para sa akin. Ngunit tila kahit ano man ang gawin ko, ay parang wala lang sa'yo. Ni hindi mo nakikita ang katotohanan sa mga sinasabi ko sa'yo. Dahil bulag ka. Nabubulag ka sa galit mo para sa akin. Na wala naman sana akong ginawang masama sa'yo. Ni isang araw ay hindi kita sinaktan at tinalikuran, Martina. Lalong-lalo na, hindi kita niloko at wala akong inaagaw sa'yo. Anito, sa dating kaibigan na itinuring na niyang kapatid noon, minsan sa buhay niya. Talaga ba? Sa tingin mo, sino ba ang niloko mo? Nakita ko kayo, Gracia. Nakita ko kayo na mariing naghahalikan. Kaya paano mo ako maloko? Mahal mo si Adonis, Gracia. Kaya tinangka mo siyang agawin mula sa akin. Yan ang totoo. Kaya Gracia, huwag na huwag mo kong lolokohin dahil hindi mo ako maluloko. Hinting-hindi na dahil basang-basa kita. Basang-basa kong utak mo at maging ang kalandian mo. Singhal nito at sa gitna ng mainit na awayan ng dalawa ay hindi na nila napansin ang pagdating ng tatlong babaeng magkapatid. Hindi ako malandi, Martina. Kung may malandi man sa ating dalawa, yun ay ikaw. Wala akong ibang inahalay sa'yo kundi kabutihan. Pati ang lalaking mahal ko ay ibinigay ko sa'yo dahil siya ang gusto mo. Binigay ko siya sa'yo na parang isa ko lang siyang laruan. Lumigaya ka lang. Huwag na huwag mong kalilimutan, Martina. Naunang naging akin ang puso ni Adonis bago siya naging sa'yo. Mahal ko siya at mahal niya ako. Ngunit mahal mo rin siya. Lumapit ka sa akin. Nakiusap ka na huwag si Adonis ang ibigin ko dahil iniibig mo siya. Nakiusap ka sa akin na layuan ko siya para sa'yo upang magkaroon kayo ng oras na maging malapit sa isa't isa. At labis-labis ang hiningi mo sa akin, Martina, para mong pinatay ang ligaya sa puso ko. Makuha mo lang ang nais mo. Sinabi mo sa akin na kung mahal ko ang papa, na kung mahal kita, ay magpapalaya ako para sa kaligayahan mo. Masakit man ay ginagawa ko, Martina, nagparaya ako para sa'yo dahil mahal kita, dahil mahal ko ang papa. Nagparaya ako para sa'yo kahit masakit. Nagparaya ako kahit ang ibig sabihin nun ay ang maging patay ang puso ko dahil sa malaking hiling mo. Kinaya ko, Martina. Kinaya ko mabuhay sa loob at gitna ng sakit habang tangay mo ang taong may hawak ng puso ko. Pinakain niyo ko sa plato niyo. Kaya ibinigay ko ang puso ko sa'yo, Martina. Kahit kailanman ay hindi kita trinaydor. Kahit mahal ko si Adonis ay lumayo ako. Kahit lumuluha ako ay lumayo pa rin ako para sa ikaliligaya mo. Kaya wala kang karapatan na tawagin akong malandi. Dahil binigay ko sa'yo kung ano man ang akin, Martina. Huwag mong kalilimutan ang katotohanan na yan. Anito, sabay patak ng isang luha mula sa kanyang mga mata at tumalikod. Habang si Martina naman ay tila naka-zipper ang kanyang bunganga dahil sa mga sinabi ni Gracia sa kanya. Alam niya sa kanyang sarili na ang lahat ng sinabi nito sa kanya ay puro katotohanan mula sa nakaraan. Napalunok siya ng kanyang sariling laway na animoy na sampal siya ng isang malakas na katotohanan. Ngunit matigas si Martina at mas nanaig pa rin ang galit nito para sa babae. Tumaas ang kanyang isang kilay at malditang tinawag ang babae. Gracia! Anito, dahilan upang lingunin siya nito. Sana ay alam mo kung anong klaseng anak ang pinagtanggol mo sa harapan ko dahil nagmumukha kang isang tanga.
anito, sabay hagis ng dalawang litrato at agad na tumalikod. Pinulot naman ito ni Gracia at dikit-kilay na nakatitig sa litrato. Kasunod nun ay ang masama nitong tingin sa bunso niyang anak. Kasalukuyang nasa sala ang apat at nakaupong nakayuko ang tatlong magkakapatid sa harapan ng kanilang ina, na ngayon ay galit na galit sa bunso nilang kapatid. An, gaano na ba ito katagal? Gaano mo na ba ako katagal na niloloko? Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na umibig na kayo sa kahit sino, wag lang sa mga anak ni Martina? Gaano ba katigas ang ulo mo para hindi mo magawang makinig sa akin? Saan ba ako nagkulang sa pagpapaalala sa inyo? Hindi ba ako naging mabuting ina upang maging bingi kayo sa mga utos ko sa inyo? Kaya niyo na ba? Kaya mo na bang mabuhay, ah, na wala ako sa tabi mo? Kaya mo na bang sarili mong mabuhay ng mag-isa? Kaya mo na ba, ha? Sabihin mo sa akin ngayon mismo sa harapan ko dahil ako mismo ang mag-iimpake ng mga damit mo palabas sa pamamahay ko. Galit na galit na wika ni Gracia sa kaniyang anak habang panay naman ang pagtapo ng masamang tingin ni Anne sa kaniyang dalawang kapatid. Kung bakit kasi na siya pa ang kailangang managot sa mga kasalanan ng mga ito, eh siya naman sana ang walang ginagawang masama. Ikaw, Anari, alam mo ba ito? Ikaw ang panganay sa inyong tatlo kaya hindi pwedeng wala kang alam. Baling atensyon ito sa panganay nitong anak. Pinigyan ni Lilith ang kamay ng kaniyang panganay na kapatid upang kumbinsin ito na magsabi ng buong katotohanan sa kanilang ina. Huminga ng malalim si Anari, sabay tumayo mula sa sofa. Mama, wala pong kasalanan si Anne. Wala po siyang ginagawang masama. Ang totoo ay nadami lang siya sa amin ni Lilith. Marahang pag-amin ni Anari sa ina at kay bilis na kumunot ang noon nito. Mga anak, naguguluhan ako. Ano ito? Ano itong mga kalokohan ninyo? Gusto kong malaman. Gusto kong maliwanagan. Konsumisyon itong wika sa kaniyang mga anak at inihahanda ang sarili sa maaaring isasagot ng mga ito. Tumayo rin si Lilith mula sa kaniyang kinaupuan upang kausapin ang ina. Mama, tinulungan lang po kami ni Ana makipagkita sa dalawang magkapatid. Anito. Magkapatid? Opo, Mama. Sina Gray at Red po. Mama, ang puso po namin ay nagmamahal sa dalawang dilakasa. Patuloy nitong pag-amin at napahilamos naman si Gracia sa kaniyang muka at panay ang pag-iling nito. Ilang beses ko ba kayong paaalalahanan na hindi kayo pwedeng umibig sa niisa sa magkakapatid? Bingi na ba kayo? Hindi niyo ba ako kayong pakinggan? Wala na bang halaga ang mga payo ko sa inyo para baliwalain niyo ako ng ganito? Ina pa ba ang tingin niyo sa akin? Konsumisyon at stress nitong wika sa mga anak dahil hindi talaga pwedeng magmahal ang mga anak niya sa niisang dilakasa. Ang sigilot nila ni Martina ay kailanman ay hindi na maayos pa. Mama, pwede mong diktahan ang mga kilos namin, pero hindi ang puso namin. Pangangatwiran ni Anari sa ina. At ano, susuwayin mo ako dahil sa lintik na pag-ibig mo sa lalaking dilakasa na yan? Sino ba ang mas importante sa'yo, Anari? Ako na ina mo o ang lalaki mo? Mama, huwag ka namang ganyan. Ayoko mang umibig sa isa sa mga dilakasa dahil gusto kong sundin ka, dahil ina kita. Pero Mama, nandito na ito. At hindi ko alam kung paano nangyari. Basta't ang alam ko ay bigla ko na lang itong naramdaman, Mama. Mahal ko si Gray, kaya pakiusap. Hayaan mo kong mahalin siya. Pakiusap niya sa kaniyang ina na ngayon ay galit na galit pa rin. Hindi. Ilalayo kita, Anari. Maging ikaw, Lilith. Ngayon mismo ay ilalayo ko kayo mula sa mga dilakasa. Ngayon mismo ay lilipad kayo papuntang Amerika. At ang utos ko ay hindi niyo mapipigilan kahit na lumuhod pa kayo sa harapan ko. Mariin itong wika sa anak. Mama, hindi mo ko pwedeng ilayo mula kay Gray dahil kailangan ko siya. Kailangan ko siya at masigit na kailangan siya ng anak ko. Ng anak naming dalawa. Siwalat nito sa ina at walang isang segundong namulagat ang mata ni Gracia. Lumutang ang utak nito sa ere na animoy na wala siya sa kaniyang katinuan. Anak? Buntis ka? Anito nang mabawi ang kaniyang katinuan. Tumangot-tango naman si Anari sa ina bilang tugon. Opo, Mama. Buntis po ako at si Gray ang ama.
anito sa ina at isang sampal ang lumagapak sa kaniyang pisngi. Agad na bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Anari at ganun din si Gracia. Mama, mahal ko si Gray. Mahal ko siya. Aniya sa kanyang ina habang si Gracia naman ay hindi niya alam kung paano ba niya tatanggapin ang buong katotohanan sa kanyang anak. Paano niya aayusin ang gusot kung ang anak niya at si Gray ay hindi pwedeng magsama dahil sa nakaraan nila ni Martina? Alam niya na magdudusa lang ang kanyang anak sa piling ng binata. Maaring nagmamahalan niya sila ng tunay ngunit batid niya ngayon pa lang na hindi magiging madali ang daan para sa anak niyang si Anari. Ngunit kung si Gray ang ama ng pinagbubuntis ni Anari, ay nararapat lang sa bata na magkaroon ng ama kahit na anuman ang mangyari. Kasalukuyang hila-hila ni Gracia ang kanyang anak na si Anari papunta sa mansyon ng mga dilakasa, habang nakasunod ang dalawa nitong babaeng anak sa likod nito. Gray! Gray! Pagwawala ni Gracia at agad naman iyong narinig ni Martina. Tumayo ito mula sa silya at dali-daling bumaba sa mataas nitong hagdan upang harapin ang kaniyang kaaway na ngayon ay walang habas na tumatapak sa kaniyang pag-aari. Ang bilis mong naparito, Gracia. Gusto mo na bang humingi ng tawa dahil sa mga kasalanan ng mga anak mo sa mga anak ko? Dahil sa mga taglay nilang kalandian na minana sa'yo? Bungad nito kay Gracia na ani mo'y hindi ito naubusan ng masamang salita sa mga labi nito. Martina, wala akong oras sa'yo. Iharap mo sa akin si Gray. Iharap mo sa akin ang anak mo. Utos nito kay Gracia. Wala. Walang Gray ang haharap sa inyo dahil bawal siyang istorbohin. Kasalukuyang kausap ng anak ko ang babaeng gusto ko para sa kanya. At iyon ay ang babaeng pakakasalan niya. Kung ako sa inyo, ay umalis na kayo dito sa harapan ng mansyon ko. Taas kilay nitong sambit sa kabangayan. Hindi naman nakaligtas sa tainga ni Anari ang mga salita ng Doña Martina. Si Gray, ikakasal sa iba? Nawindang niyang wika sa Doña at taas kilay siya nitong binalingan ng tingin. Yes, iha. Ikakasalangan ako sa babaeng may klas at elegante. Masaya, hindi ba? Kaya nakakatuwang nandito kayo sa harapan ng pamamahay ko, eh wala naman kayong klas. Para kayong mga damo dito sa asyenda ko na kailangang bunutin at sunugin. Anito sa dalaga at napayuko si Anari at isang babae ang umagaw sa kanilang atensyon. Nagmamadali itong bumaba ng hagdan habang umiiyak. Habang nasa tuktok naman ng hagdan si Gray at natanaw agad nito ang kanyang nobyang si Anari. At agad din itong bumaba ng hagdan. At manglalapitan nito ang dalaga nang harangin siya ng kanyang ina. Gray! Hindi ba sinabi ko sa'yo mag-usap kayo ni Amanda? Anong ginawa mo sa kanya upang agad siyang bumaba habang umiiyak? Tita, ayaw po sa akin ni Gray. Humahagulhol na sumbong ng dalaga. Ayaw niya sa akin dahil may mahal na daw siyang iba at magkakaanak na raw sila. Tita, mariin niya po akong pinagtabuyan at tinanggihan. Ayaw sa akin ni Gray kahit anong gawin ko para magustuhan niya lang ako. Hindi ko nga siya maintindihan eh dahil pwedeng ako naman. Patuloy nitong sumbong na ani mo isa itong batang hindi binilhan ng laruan. Gray, anong magkakaanak ka na? Anong kabaliwan ito? Kunot noong wika ng Doña Martina na walang kaalam-alam sa nangyayari sa paligid. Taas noon namang sumagot si Gray. Mama, it's true. May mahal na akong iba at wala akong ibang mamahalin kundi si Anari lang. Siwalat nito at dahan-dahang napatingin ang Doña sa dalaga. Buntis ka? Mahina nitong tanong sa dalaga at tumangon naman si Anari bilang sagot. Opo, buntis po ako ng 2 buwan sa anak namin ni Gray. Sagot niya at isang malakas na sampal ang sumalubong sa kanya. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Martina! Singhal ni Gracia sabay sampal din sa pagmumukha nito. At isang lumalagapak na sampal din ang iginanti ni Martina kay Gracia, sabay sinabunutan ito. Agad na sumiklab ang mainit na awayan ng 2 ina habang pilit silang binubuwag ng kanilang mga anak. Kalaunan ay naawat din ang 2. Malandi ka, Anari! Kagaya ka talaga ng ina mo! Hoy, Anari! Buhayin mo ang anak mo nang mag-isa dahil hindi yan pananagutan ng anak ko! Manigas ka kasama ng ina mo!
Singhal nito sa dalaga nang biglang nagsalita si Greya. Mama, pananagutan ko po si Anari sa ayaw at sa gusto niyo. Anito sa ina na hindi nito nagustuhan. Hibang ka ba, Gray? Nilalandi ka lang ng babae niyan at nagpaloko ka naman. Anong klase ng utak meron ka? Hindi kita pinalaki upang maging uto-uto sa ibang tao, Gray. Anito sa anak at isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng binata. Mama, paninindigan ko po ang anak ko kay Anari. Hindi dahil nabuntis ko siya, kundi mahal ko ang ina ng anak ko. Aniya rito at hindi nagpatinag sa ina. Maraming bangayan at sagutan pa ang naganap sa pagitan ng dalawang kampo. Ngunit hindi napigilan ng Doña Martina ang nais ng anak niyang si Greya. Dahil sa kagustuhan ni Doña Gracia, ay agad na nagpakasal ang dalawa alang-alang sa magiging apo niya. Pagkatapos ng kasal, ay lumipat na si Anari sa mansyon ng Doña Martina. Ilang linggo na rin siyang naninirahan doon, ngunit ramdam na ramdam pa rin niya ang hindi nito pagtanggap sa kanya. Gayunpaman, ay umaasa pa rin siya na darating din ang panahon na magiging maayos ng lahat at magagawa na siya nitong tanggapin bilang isang pamilya. Kasalukuyang nasa kwarto ng mag-asawa at sweet na sweet ang mga ito sa isa't isa. Payakap nga sa asawa ko. Gigil na wika ni Grace sa asawa at niyakap ito ng sobrang higpit at hinalikan ito sa mga labi. Kahit ramdam ni Anari na hindi siya welcome sa pamamahay ng Doña Martina, ay masaya pa rin siya sa bawat araw at sandali na nasa bisig siya ng kaniyang asawa. Kahit papaano ay nakakaramdam siya ng katiwasayan kapag kapiling niya ito. Anari, asawa ko, kamusta ang araw mo dito sa mansyon habang wala ako? Sinasaktan ka ba ni Mama? Nag-aalala lang itong tanong sa asawa at umiling-iling naman si Anari. Hindi niya ako sinasaktan pero wala pa rin pinagbago sa mga titig niya sa akin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ako matanggap. Malumbay niyang wika sa kaniyang asawa. Hinawakan ni Gray ang kamay ni Anari at hinalikan ito. Masuyo niyang tiningnan sa mga mata ang kaniyang asawa. Gusto mo bang sumama sa akin sa Canada? Anito at nginitian lang siya ng kaniyang asawa. Hindi na. Kaya ko ang sarili ko. Dalawang linggo ka lang naman doon, hindi ba? Oo. Dalawang linggo lang ako doon pero parang hindi ko kayang magtagal doon. Hindi ko kayang malayo sa'yo at hindi ko mapigilan ang sarili ko na mag-alala. Nag-aalala ka ba sa akin dahil baka saktan ako ng mama mo, Gray? Asawa ko? Marahan niyang wika at hinaplos ang pisngi ng kaniyang asawa. Kaya ko. Kaya ko ang sarili ko dito. At dito lang ako para mabilis kang matapos sa trabaho mo doon. Kapag sumama ako sa'yo, baka ako na lang laging isipin mo at hindi ka pa makapag-focus sa trabaho mo doon. Okay lang ako, Gray. Okay lang kami ng baby natin. Aniya sa kaniyang asawa at masuyong hinaplos ni Gray ang kamay ng kaniyang asawa na nakahawak sa kaniyang pisngi at hinalikan ang palad nito. Ang tapang ng asawa ko. Sige, aalis ako bukas ng matiwasay and I promise na kapag natapos na ako sa trabaho ko doon, ay babalik ako agad. And if everything is fine, ay aalis na tayo sa bahay na to. I will give you your own mansion, Anari. Aniya sa kaniyang asawa at mariin itong hinalikan sa mga labi. Alam mo, Gray, kung may pinag-aalala man ako ngayon, ay si Lilith. Bigla na lang siyang nawala ng walang kahit anong salita. Sana'y maisipan niyang magparamdam kay Mama. Huwag kang masyadong mag-alala, Anari. Ginagawa na rin ni Red ang lahat ng makakaya niya. Makita lang ang kanyang nobya. Sagot nito sa asawa at niyakap ito ng sobrang higpit. Kinabukasan ay maagang umalis si Grace sa mansyon ng kaniyang ina. Maayos siyang nagpaalam sa kaniyang asawa. Kung pwede lang sana na huwag siyang umalis, ay gagawin niya. Kahit na sinabi sa kanya ni Anari na okay lang ito, ay naiwan pa rin ang kaniyang puso na nag-aalala para rito. Gayunpaman, upang maging madali ang lahat, ay kailangan niyang bilisan ang kaniyang trabaho upang makauwi siya agad sa kaniyang asawa. Sa unang linggo ay palaging nag-uusap ang dalawa sa phone ngunit bigla na lang tumigil sa pakikipag-usap sa kanya si Gray. Nakaramdam siya ng duda sa loob ng kanyang puso.
Ngunit inisip na lang niya na baka minamadali nito ang trabaho nito sa Canada upang mabilis itong makauwi sa Pinas. Chance na kasi ito ng asawa niya na magkaroon ng negosyo sa labas ng bansa. Hay, baka mamayang gabi tatawag na siya. Kailangan ko lang maghintay. Wika ni Anari sa kanyang sarili at nagayak na siya para sa tanghalian. Habang sa kabilang banda naman, ay maingat na hinubad ni Amanda ang kanyang damit at tinabihan ang lasing na si Gray. Palihim siyang kumuha ng litrato at ipinasa ito kay Doña Martina. Abot langit naman ang pagkagalak ni Martina sa nakita. Magaling, Amanda. Sa wakas, matatanggal ko na rin ang makating surot na ito sa loob ng pamamahay ko. At may pagkakataon ka ng maging manugang ko kapag nabura na natin ang bisit na babaeng to sa buhay ng anak ko. Maldita nitong sambit sa kanyang isipan at tuwang-tuwa na ito habang ini-imagine ito kung paano niya mawawasak ang puso ng kanyang manugang. Noong umalis si Grace sa Pinas, ay nakabuo ng plano si Doña Martina kasama si Amanda. Napagkasunduan ang dalawa na gumawa ng kahindik-hindik na plano para sirain ang dalawa, lalo na at may nalaman pa siyang isang alas na ikasisira ng kanyang anak at ni Anari. Kasalukuyang hinahanda ni Anari ang mesa para sa pananghalian ng bigla siyang lapitan ng Doña Martina. Anari, kamusta naman ang pakiramdam mo? Ayos lang ba ang araw mo? Anito sa manugang at napangiti si Anari. Ito kasi ang unang beses na kinausap siya ng Doña. Ito ang unang beses na kinamusta siya nito. Umaasa siya ng pakikipag-usap nito sa kanya ay magiging daan ng kanilang pagkakamabutihan. Maayos naman po ang araw ko, Mama. Kayo po ba? Kamusta po kayo? At maganda po bang simula ng araw niyo? Nakangiti niyang wika rito at ngumiti rin ang Doña. Mabuti. At sobrang saya ng umaga ko, Anari. Alam mo ba kung bakit? Bakit po? Kasi parang nagising na sa katotohanan ng anak ko. Parang natauhan na siya na nagkamali siya ng babaeng pinakasalan. Proud nitong wika na ikinawala ng mga ngiti ni Anari sa mga labi. Mama, ano po bang ibig mong sabihin? Tanong ni Anari dahil naguguluhan siya sa mga pinagsasabi ng Doña sa kanya. Ang ibig kong sabihin ay tanga ka. Tanga ka habang naniniwala ka na mahal ka ng anak ko, Anari. Hindi ka mahal ni Gray. Isa ka lang bunga ng isang pustahan ng mga anak ko at nagpaloko ka naman. Ang tanga mo, hindi ba? Nagpabuntis ka pa. Singhal nito sa babae at umiling-iling si Anari. Ayaw niyang maniwala dahil alam niya at ramdam niya na mahal siya ni Gray. At ang mga sinasabi ng Doña sa kanya ay pawang kasinungalingan lang at walang kahit konting katotohanan. Hindi po totoo yan, Mama. Hindi ako bunga ng isang pustahan lang at alam ko na mahal ako ni Gray. Mama, alam kong hindi mo ako napupusuan para sa anak mo pero pakiusap. Huwag mo namang sirain ang pagsasama namin ng anak mo. Aniya rito at tumawa lang ang Doña. Wala akong sinira, Anari. In fact, I'm saving you for my son. Alam mo naman siguro na dakilang mga playboy ang mga anak ko, hindi ba? Wala silang pinipili sa mga babaeng lolo ko nila at kasama ka doon. I know na masakit talaga ang katotohanan, Anari, pero tanggapin mo na ang lahat na isa ka lang laruan ng anak ko. Anito. At bakit naman ako maniniwala sa mga paninira mo sa amin ng asawa ko? Hindi mo masisira ang tiwala ko sa kanya, Doña Martina. Buong lakas niyang wika sa matanda, ngunit ngumisi lang ito. Kung nagsisinungaling ako, ay tingnan mo ito. Anito, sabay lapag sa mesa ng mga litrato at bumalandra sa mga mata ni Anari ang imahin ng mga picture. Mga imahin na hindi niya kayang tingnan, ngunit mas na naig sa kanyang puso na malaman ang buong katotohanan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang mga litrato sa mesa. Sabay bagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Napatakip siya ng kanyang bibig at humagulhol ng humagulhol dahil malinaw na malinaw sa mga picture na may kasamang ibang babae ang kanyang asawa. At pareho pa ang mga itong nakahubad. At hindi lang yon, kilala pa niya ang babaeng nasa picture. Ito ang babaeng dapat ay mapapangasawa ni Gray noon.
Ngayon, Anari, sabihin mo, nagsisinungaling ba ako? Di ba hindi? Pinakita ko sa'yo ang picture na yun for you to save yourself from my son. At isa pa, gusto kong patunayan sa'yo na totoong isa ka lang bunga ng pustahan ng mga anak ko. Anito, sabay tinawag ang isa niyang anak. Blue! Blue! Kumandong tawag nito sa kanyang anak at lumapit ito sa ina. At mabilis nitong napansin si Anari. Anari, why are you crying? Mama, what did you do to her? Kunot noong tanong ni Blue sa ina at halata sa boses nito na kay Anari ito kumakampi. I just showed her the truth, Blue. Anito sa anak at inagaw ni Blue ang mga litrato mula kay Anari. What the? Anari, hindi to totoo. Hindi to magagawa ni Kuya sa'yo. Anito sa babae, trying to comfort her. Anong hindi magagawa? Eh nagawa niyo nga siyang pagpustahan noon, hindi ba? Anito sa anak at binalingan ni Blue ng atensyon ang kanyang ina. That was before, Mama. But now? Hindi na ipagpatuloy ng binata ang nais niyang sabihin nang pinutol ito ni Anari. So, totoo nga, Blue. Nabunga lang ako ng isang malaking pustahan niyo ng kuya mo? Ano? Masaya ka na? Masaya na kayo na napaglaroan niyo na ako? Aliw na aliw siguro kayo, no? Habang dinadala ko tong anak ng kuya mo sa loob ng sinapupunan ko. Habang nagbabayaran kayo ng mga pusta ninyo. Blue, pinagkatiwalaan kita. Minahal ko ang kuya mo, pero wala pala kayong kasing hayop. Mariin niyang wika sabay padabog na binagsak ang mga litrato sa mesa at nag-walk out. Sinubukang habulin ni Blue si Anari ngunit nag-lock na ito ng pintuan. Hinintay niya itong lumabas sa pintuan upang kausapin at magpaliwanag. Ngunit hindi ito lumalabas ng kwarto. Nang sa palagay niya ay wala siyang pagkakataon na makausap si Anari, ay agad niyang tinawagan ang kanyang kuya. What? Bulalas ni Grace sa kabilang linya. What mong mukha mo? Akala ko ba'y mahal mo si Anari? Tell me kuya, hindi ka pa ba nagbabago para paglaruan mo si Anari ng ganito? Blue, hindi kita maintindihan. Ano bang pinagsasabi mo? Anong niloko? Pati ba sa akin kuya ay magsisinungaling ka? Si Kuya Rday parang baliw na kahanap kay Lilith. Habang ikaw naman, ay isang linggo ka lang nawala sa piling ng asawa mo ay nagawa mo ng mambabae at si Amanda pang napili mo. Sermon ito sa kapatid. Blue, can you please explain everything to me? Ano bang nangyayari dyan? Anong Amanda? Kunot noon itong wika sa kapatid at kumunot din ang noon ni Blue. Nagtataka siya kung bakit tila walang alam ang Kuya Gray niya sa mga nangyayari. Si Mama, binigyan niya ng litrato si Anari at ang nasa litrato ay ikaw at si Amanda. Both of you are naked at hindi lang yon. Nalaman na ni Anari na pinagpusta natin siya noon kay labi siyang nasasaktan ngayon. Pati sa akin ay ayaw niyang makinig. Aniya rito. Blue, teka lang ha. Walang nangyari sa amin ni Amanda. Yes, kasama ko siya last night at nag-inom kami kasi sabi niya ay may mabigat daw siyang pinagdadaanan. That's why nag-inom ako kasama siya. But nothing happened between me and her. And how Anari knows tungkol sa pustahan natin? Nalaman niya dahil kay Mama. At dahil sa akin, tungkol doon sa pustahan. Tungkol naman sa litrato. Hay nako, my head hurts kuya. Mas mabuting umuwi ka kagad dito para ayusin ang lahat. Anito sa kaniyang kuya. Wala namang sinayang na panahon si Gray. Meron pa siyang 5 araw para magstay sa Canada for his business work pero iniwala niya ito para makita ang kanyang asawa at makapagpaliwanag. Habang nasa eroplano si Gray ay kating-kating ang kanyang puwet na bumaba na. Parang gusto niyang magkaroon ng magic para automatic ay nasa Pinas na siya. Hang in there, my wife. Trust me. Please trust me. Everything will be okay. Please hang in there. You won't feel any more pain when I arrive. I will clear everything to you and explain everything you wanna know. Sambit ni Grace sa kaniyang isipan habang nasasaktan ang kaniyang puso. Ngayon pa lang na iniisip niya kung paano nasasaktan ang asawa niya ay ganoon din ang sakit na kaniyang nararamdaman. Lumipas ang mahabang oras ay sa wakas, narating na rin ni Gray ang Pinas. Agad siyang bumiyahe pa uwi ng mansyon.
Pagkarating sa mansyon, ay agad niyang inihakbang ang kanyang mga paa sa hagdan paakyat sa second floor, kung saan naroon ang kwarto nila ng kanyang asawa. Agad niyang binuksan ang pintuan ngunit pagkabukas niya ng pinto, ay wala na ang kanyang asawa. Napansin niya rin na tila ay naging aliwalas ang paligid. Kinabahan siya at agad na binuksan ang cabinet at doon niya napagtanto na wala na ang mga gamit ng kanyang asawa. Anari! Anari! Tawag niya sa pangalan ng kanyang asawa at mabilis na bumaba ng hagdan. Pagkababa niya ng hagdan, ay nasalubong niya ang kanyang kapatid na si Blue at hingal na hingal ito. Blue, nasaan ang asawa ko? Where's my wife? May kataas ang tono nitong tanong sa kapatid. I've been looking for her, kuya, but I can't find her anymore. Ulat nito. What? Anong ibig mong sabihin, Blue? Pinalayas ba ni mama ang asawa ko? Nagagalit nitong tanong sa kapatid nang isang tinig ang biglang nagsalita. Hindi ko siya pinalayas. Kusa siyang umalis. Anito sa anak. Umalis? Hindi aalis ang asawa ko, mama, without hearing my explanations. Mama, tell me, nasaan ang asawa ko? What did you do to her? Kung nasaan man siya ngayon ay hindi ko alam. Pagkatapos ko siyang bigyan ng 5 milyon, ay umalis na siya kaagad. Anito sa anak at umiling-iling si Gray bilang hindi pagsang-ayon sa ina. That's not true, mama. Hindi mo kang pera ang asawa ko. Hindi niyo ako magagawang iwanan dahil lang sa pera mo. Patawad anak, pero yan ang totoo. Tinanggap niya ang pera ko. At kahit i-check mo pang bank record natin ay bawas na ng 5 milyon. That means na kinuha ng asawa mo ang pera. Anito sa anak at ayaw pa rin maniwala ni Greya. Tinanggap man niya o hindi, I know may malalim na dahilan ng asawa ko, mama. And stop playing this game dahil hindi mo ako maluloko. Anito sa ina, sabay tinalikuran ito. Hinana pa rin na Gray at Blue si Anari sa buong paligid at sa kahit saan ngunit wala silang Anari na nakita. Sumapit na ang gabi at maging ang panibagong gabi ngunit wala pa rin Anari ang nahahagilap. Subalit hindi pa rin sumuko si Gray. Patuloy niya pa rin hinahanap ang ina ng kaniyang magiging anak kahit ilang buwan na taon na ang nakalipas. It's been 5 years na mula nung umalis ang kaniyang asawa. 5 taon man ang lumipas ay hindi pa rin sumusuko si Gray na darating ang araw na muli niyang makikita ang kaniyang asawa. Umaasa pa rin siya na mabibigyan pa rin siya ng pagkakataon na makapagpaliwanag sa kaniyang kabiyak. Isa pa, nasasabik na siyang makita ang kaniyang anak rito. Kasalukuyang nakastock si Anari sa traffic, at inis na inis na siya sa araw-araw na traffic na nangyayari sa buhay niya. Sinisikap niyang makarating sa school ng kaniyang anak dahil Father's Day ngayon. Kailangan na naman niyang maging ama sa anak niya. Simula nang ipinanganak niya si Tyron ay hindi na siya basta babae lang, kundi isa na siyang ina at ama sa anak niya. Mahirap man ngunit hindi niya alintana ang hirap na yon. Lahat ay kaya niyang gawin para sa kaniyang anak. Naku naman, oras na. Bakit ganito ba kasi katagal ang traffic? Maghalos kalahating oras na ako dito eh. Kawawa naman ang anak ko. Wala siyang kasama doon. Nag-aalala niyang wika sa kaniyang sarili. Naawa din siya sa kaniyang anak dahil siya na nga lang ang meron ito at nakuha pa niyang malate. Habang sa kabilang banda naman, ay malungkot na naglalakad si Tyron palabas ng kanilang room. Kanina pa kasi humahaba ang kanyang leeg, katatanaw sa kanyang ina. Ngunit hindi pa ito dumadating. Pumangit ang gwapong mukha ng bata at ngumiwi ang bibig nito sabay palihim na umiyak habang nakayuko. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Tyron at sunod-sunod niya rin itong pinunas. Tyron, wala pa rin bang mama mo? Usisa ng isang batang babae sa kawawang si Tyron. Wala pa. Hindi na yung dadating. Malungkot nitong turan at muling naglakad. Hinabol siya ng bata at kinalabit. Hinarap ito ni Tyron at isang lollipop ang inabot ng batang babae sa kanya. Malugod itong tinanggap ni Tyron at nagpasalamat. Sa muli ay naglakad siya ng mag-isa. Dinala siya ng kanyang mga paa sa labas ng kanilang school sa gilid ng daan. Umupo si Tyron doon at naglaro ng bato.
Habang sa kabilang banda naman ay nahagip ng mga mata ni Gray ang batang umiiyak habang panay hagis ng bato sa tawid ng daan. Kawawa naman tong bata. Wala ba tong kasama? Usisa niya sa kanyang isipan na tila may kung anong humila sa kanya para bumaba siya sa kanyang sasakyan at nilapitan ang bata. Tinabihan niya ito at naupo na rin siya sa gilid ng daan. Bata, bakit ka umiiyak? May nang-away ba sa'yo? Usisa niya rito. Umiling ang bata bilang sagot sa kanya. Kung ganon, bakit ka nandito sa labas ng school niyo? Sino ba ang kasama mo? Wala ba kayong guard? At bakit ka nakalabas? Alam mo bang delikado rito sa labas? Aniya sa bata at lumuluha lang ito. May guard kami. Hindi niya lang ako napansin kasi abala siya sa cellphone niya. Naglalaro ata. Katwiran ng bata at binalingan ng tingin ni Gray ang guard at tama nga ang bata. Abala nga ito sa cellphone. Anong pangalan mo? Tyron po. Tyron, pumasok ka na sa school mo. Hindi maganda na nandito ka sa labas. Kumbinsin niya rito. Ayoko po. Wala pa po si mami ko. Wala akong kasama sa loob. Halos lahat ng mga classmate ko may papa. Ako wala. Si mama lang laging kasama ko kasi nasa malayo daw ang papa ko. Tapos ngayon, wala pa si mami kaya dito lang muna ako. Hihintayin ko siya hanggang sa dumating siya. Katwiran ng malungkot na bata. Parents? Bakit? Anong meron sa school niyo? Father's Day po, pero wala akong papa. Wala din si mommy. Anito, at naawa naman si Grace sa bata. Hindi na siya nagsalita pa at nagtanong sa bata. Bagkus ay sinamahan niya ito at nakihintay din siya sa bata na dumating ang mommy nito ngunit wala pa rin dumadating para sa bata. Tyron, gusto mo? Ako munang papa mo ngayon? Aniya sa bata. At agad itong tumingala sa kanya. Talaga po? Maligayang itong sambit, sabay guhit na mga ngiti nito sa mga labi. Nabulagat ang mga mata ni Gray, isang ngiti ng bata. Tila may naalala siyang isang espesyal na tao dahil sa mga ngiti nito. Nagtama ang mga mata nila at kay lakas ng pagkabog ng kanyang dibdib para sa bata. Animoy kay lapit lang nito sa kanyang puso. Hindi maintindihan ni Gray ang kanyang nararamdaman, kaya kusang umiti ang kanyang mga labi para rito. Oo naman, tara! Aniyaya niya sa bata at hinawakan ang kamay nito. Bago sila pumasok sa loob ng room, ay binigyan niya muna ng konting sermon ng guard na ayusin ito ang trabaho nito. Pagkabungad ni Gray sa pintuan ng classroom ay namangha ang mga bata, maging ang guro at ibang mga magulang sa loob ng classroom sa taglay na angking kagwapuhan ni Gray. Nagpalipat-lipat ang mga mata ng mga ito sa dalawa dahil sobrang magkahawig ang lalaki at si Tyron. Tyron, papa mo yan? Tanong ng batang babae na nag-abot ng lollipop sa kanya kanina. Tumingala si Tyron kay Gray at isang ngiti ang binigay niya sa bata hudyat ng isang pahintulot at proud na sinagot ni Tyron ng batang babae. Oo, siyang papa ko. Ang tangkad ng papa ko, hindi ba? Aniya rito na may saya sa kaniyang puso. Sa buong buhay kasi niya ay ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng papa at walang mapaglagyan ang sayang nararamdaman niya ngayon. Sa loob ng class event ay masaya si Tyron at Gray na para silang tunay na mag-ama. Pinanood ni Gray ang performance ni Tyron at nagkaroon sila ng maikling bonding. May pa-games pa at naglaro silang dalawa. Habang sa kabilang banda naman, ay ngayon lang nakalis ng traffic si Anari. Mabilis niyang pinatakbo ang kanyang kotse sa pagdating niya sa school ng kanyang anak, ay saktong palabas na ang mga tao. Dali-dali siyang pumasok sa gate upang hanapin ang kanyang anak, ngunit isang matangkad na lalaki ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang lalaki na nagmula sa kanyang nakaraan na hindi niya malilimutan. Bumaba ang kaniyang tingin sa kamay ng lalaki at hawak-hawak nito ang kaniyang anak. Ang mag-ama ko. Diyos ko po, paano na to? Alam na ba niya na anak niya si Tyron? Alam na ba niya kung saan kami nakatira? Hindi maaari. Natataranta niyang wika sabay talikod at dali-daling bumalik sa loob ng kaniyang kotse. Gray, bakit ka pa nagpakita pa? Hindi na kita kailangan sa buhay ko. Hindi ka namin kailangan ni Tyron.
Hindi ka namin kailangan pagkatapos ng mga ginawa mo sa amin noon. Masaya na kaming wala ka, Gray. Aniya sa kaniyang isipan habang may kirot na namumuo sa kaniyang puso habang tanaw-tanaw niya ang kaniyang anak na may hindi mawalang ngiti sa mga labi habang kasama nito ang ama nito. Tanaw na tanaw ni Anari ang dalawa na nag-apiran at nagpaalam sa isa't isa. Inihabili ni Gray ang bata sa teacher nito bago siya umalis. Nang makali si Gray ay bumaba ng kotse si Anari at isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa kanya ng kaniyang anak. Agad silang pumasok sa kotse. Sa gitna ng biyahe ng mag-ina ay panaykwento ni Tyron tungkol sa ekstranghero na kaniyang nakasama kanina. Mommy, he's a great man, you know? Kasi ang bait niya and he really act like may papa sa school kanina. Nagulat pa sila nang makita siya. Ang gwapo kasi niya, Mommy. Kasing gwapo ko, di ba? I wish na siya na talaga ang daddy ko. Mommy, can you marry him? Anito sa ina at muntik nang mabulunan si Anari sa iniinom niyang juice dahil sa itinura ng kanyang anak. Paano ba niya kasi pakakasalan ng lalaking yon e tunay siyang kasal dito? Ngunit hindi porket kasal ay masaya na. Hanggang ngayon ay nakaukit pa rin ang sakit na nilikha nito sa kaniyang puso kahit na almost 6 years na rin ang nakalipas. Isa pa, maaring kasama na ni Gracie Amanda sa iisang bahay. Baby, di ba sabi ni Mami na huwag kang basta-basta magtitiwala sa ibang mga tao, hindi ba? Lalo na't hindi mo sila kilala. Pero Mami, he's a good man naman eh. Alam mo Mami, I feel so happy kanina kasi I feel na parang may totoo akong daddy. Gusto ko rin ng papa, Mami. And if magkaroon ako ng papa, gusto ko maging papa ang lalaking yon. I know masaya maging papa si Papa Gray. Anito sa ina at isang buntong hiningang pinakawala ni Anari. Habang sa kabilang banda naman ay hindi mawala ang mga ngiti sa labi ni Gray habang papasok siya sa kaniyang office. Ang saya mo, Gray, ah. May nagpapatibok na ba ng puso mo? Nakalimutan mo na ba si Anari? Bungad ni Blue sa kaniyang kuya habang nakahiga ito sa table ng kaniyang kuya. Isang malaking libro ang inihagis ni Gray sa kaniyang kapatid. Mabilis na nakailag si Blue ngunit nahulog pa rin ito mula sa table at lumagapak ang kaniyang katawan sa sahig. Kung gusto mong matulog, huwag dito sa table ko, Blue. Malastriktong wika ni Gray sa bunso at isang ngiti lang ang ipinakita ni Blue. Pero bakit ka nga masaya? Tell me, may namumuo bang bagong pag-ibig sa puso mo? Usisa pa nito. Well, wala akong iniibig na iba. It's just that I attended the Father's Day ng isang bata and I can't explain to myself pero sobrang saya ko habang kasama kong batang yun. Feels like he's so close to my heart. I know it's so strange pero gusto ko ulit makita ang batang yun. Aniya. Strange nga, Gray. Pero baka nangungulila ka lang sa anak mo kay Anari. Sabat ni Blue sa kapatid at napalitan ng lungkot ang imahe ni Gray. Yeah, baka tama ka nga. Baka nangungulila lang ako sa mag-ina ko. Halos 6 na taon ko na rin silang hinahanap. But I can still find them. Kung hindi sana ako malis nun, ay sana buo pa ang pamilya ko. Sana hindi ako naiwan mag-isa. Mahina niyang sambit at tinapik-tapik lang ni Blue ang balikat ng kaniyang kapatid at isang matangkad na lalaki ang bumungad sa pintuan ni Gray. Red? Bulalas ng dalawa. At maiksing nag-usap ang tatlo tungkol sa mga bagay-bagay. Matapos mag-usap ng tatlo, ay nalungkot si Blue. Siya na lang kasi ang naiwan sa poder ng kanyang ina. Naiintindihan naman niya ang kanyang mga kuya kung bakit lumayo ang mga ito sa kanilang ina. Kasalukuyang nakatayo ngayon si Gray sa labas ng paaralan ng bata at nakasandal ang kanyang likod sa kanyang kotse. Hinihintay niyang pumasok ang bata sa loob ng gate upang muli itong makita. Simula kasi noong nakasama niya ito ay hindi na ito mawala sa kaniyang puso at isipan. Nagring ang phone ni Gray at akmang sasagutin niya ito nang biglang nahagip ng kaniyang paningin ang bata. Hawak-hawak ang kamay ng isang babae. Babae na maaring ina nito. At ang babaeng yon ay walang iba kundi ang kaniyang asawa. Anari? Lumulutang niyang bigkas sa kaniyang isipan. Tila bigla siyang nakabuo ng mga katanungan sa kaniyang isipan na may agad na kasagutan. Tulala niyang sinusundan ng tingin ang mag-ina
at hinintay niyang makalabas si Anari sa eskwelahan ng bata. Nang makalabas na ito, ay palihim niya itong sinundan hanggang sa natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang bahay. Pumasok si Anari doon. Nang makapasok si Anari ay agad na may nag-doorbell sa kanyang pintuan. Sino ba tong taong to? Wala naman akong inaasahang delivery ah. Aniya sa kanyang sarili at agad na binuksan ang pintuan. Pagkabukas niya ng pintuan ay walang isang segundo na namulagat ang kanyang mga mata. Naani mo'y nakakita siya ng isang nakakatakot na multo sa gitna ng katirikan ng araw. Gray? Bulalas niya nang makita ang kanyang asawa. Hindi ako basta si Gray lang, Anari. Asawa mo ko. Malabros ko nitong sambit sabay hakbang palapit sa kanyang asawa. Sa bawat paghakbang ni Gray ay siya ring pag-atras ni Anari habang titig na titig siya sa mukha ng kanyang asawa. At ni isang pagkurap ay hindi niya magawa. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka na pa rito? Aniya sa lalaki na tila hindi na niya ito nais pang makita pa. Anong ginagawa ko rito? Tama ba ang tanong na yan? O baka mas magandang tanong kung bakit mo ko iniwan? Bakit ka biglang nawala? Bakit ka lumayo? Bakit hindi mo ko hinintay? Bakit hindi mo ko hinayaang linawin ang lahat sa'yo, Anari? Bakit bigla ka nalang nawala? Anito, habang panay ang pag-atras ni Anari at mas napapalapit na ang kanilang mga mukha sa isa't isa. Magpaliwanag? Bakit? Ano bang ipapaliwanag mo? Bakit iniwan? Bakit, Gray? Bigyan mo nga ako ng rason kung bakit pa ako mananatili sa lalaking isang linggo pa lang nawala ay niloko na agad ako, ha? At sana kung alam ko lang na bunga lang ako ng isang pustahan, ay sana hindi na kita minahal. Mariin niyang turan rito, sabay kabig ni Gray sa kaniyang bewang at halos isang dangkal na lang ang distansya ng kanilang mukha sa isa't isa. Una sa lahat, hindi kita niloko, Anari. Sinungaling ka, Gray. Nakita ko ang lahat. Nakita ko na may iba kang babae kasama sa Canada. At si Amanda pa. Ang saya niyo siguro, no? Habang niloloko niyo ko. Nakita mo? Nakita mo ba ako sa actual na ginagawa ko yun? Are you really sure na kung anong nakita mo sa mga picture na yon ay siyang totoo? Do you believe na kaya kong gawin yun sa'yo? Do you believe that I can betray you, Anari? Hindi mo ba naisip na pakanayo ni Mama? Aniya sa kanyang asawa at napalunok na lang ng sunod-sunod si Anari ng kanyang sariling laway. Dahil nung araw na yon ay hindi siya naniniwala na kayang gawin yon sa kanya ng kanyang asawa. Ngunit agad siyang nabulag sa sakit na kanyang nararamdaman noon. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at muling sumagot sa lalaki. Hanggang ngayon ba'y magsisinungaling ka pa rin sa akin, Gray? Sabihin mo, magkano bang pinusta mo sa akin para maloko mo ko agad, ha? Masaya ka ba dahil nanalo ka? Masaya ka ba dahil nasaktan mo ko? Kung masaya ako, sana hindi na ako narito nakatayo sa harapan mo, Anari. Yes, sa isang pustahan nagsimula ang lahat at alam mo ba? Masaya ako na pumusta ako. Dahil ang pustahan na yun ang dahilan kung bakit ako nagmahal ng tunay. Dahil sa pustahan na yun, kaya kita naging asawa. Anari, kung ang saktan ka ang nais ko sana ay noon palang iniwan na kita. Sana hindi ka na naging Mrs. De La Casa ko. But I love you so much, Anari. That's why I'm here, in front of you explaining everything to you. And please, come back to me. I've never been happy since you left me, Anari. Buuhin mo naman ako. Buuhin mo ako ulit dahil tayo na lang ang kulang sa buhay ko. Aniya at halos magmakaawa niyang wika sa kaniyang asawa. Anong kayo? Hindi mo anak si Tyrone Gray. Hindi ko siya anak? Why? May minahal ka na bang iba bukod sa akin? Nakalimutan mo na bang pagmamahal mo sa akin? May nagmamay-ari na ba sa'yo bukod sa akin? Hindi nakasagot si Anari. At napakurap na lang siya ng kanyang mga mata dahil wala siyang makuhang sagot para sa lalaki. Simula nung lumayo siya ay wala siyang naging ibang lalaki sa buhay niya bukod sa asawa niya. See? Hindi ka makasagot, hindi ba? It's because I still own your heart, Anari. Naririnig ko pa rin ang kaba sa dibdib mo. Pounding for me. Apektado ka pa rin sa akin, hindi ba? So please, my runaway wife, don't lie to me.
Don't lie that you don't love me anymore. And don't lie that he is not my son. Because he is mine. Hindi mo may tatago ang katotohanan. Dahil your son is really look like his dad and that's me. Mabuti pa nga't namana pa niya ang ngiti niya sa'yo eh. Dahil kung hindi, ay hindi halatang anak mo siya. Mapangasar nitong wika sa kaniyang asawa at agad namang nanggigil si Anari at nais niyang sampalin ang kaniyang asawa dahil sa sinabi nito. Bakit tinitingnan mo ako ng ganyan? Muling pilyo nitong sambit at mas kinabig pa niya ang bewang nito palapit sa kanya. Naani mo'y ni kunting hangin ay hindi na makakadaan sa sobrang lapit nila sa isa't isa. You want to slap me, Anari? I will advise you, my wife. Imbis na sampalin mo ako ay halikan mo na lang kaya ako. Bayad mo sa pagpapahirap mo sa kalooban ko sa loob ng ilang taon. At sino ka para halikan ko? Hindi pa kita napapatawad, Gray. Paalala niya rito. I don't have any fault to you, Anari. Hindi kita niloko. Ilang beses ko ba dapat sa'yong sabihin yan na hindi kita niloko? Kung tutuusin, ay ikaw ang may sala sa akin dahil hindi ka nagtiwala sa akin, Anari. Isang halik lang ay sapat na, pambayad sa akin. So kiss me. Kiss me right now. Kiss my lips with your lips. Anito, at ni isang pagkilos ay walang balak si Anari na sumuko sa kaniyang asawa. Wala siyang balak na halikan ito. Ayaw mo kong halikan? Kung ayaw mo, ako na lang. Anito, sabay hinawakan niyang likod ng leeg ng kaniyang asawa at siniil ng maalab na halik sa mga labi. Sa una, ay ayaw tumugo ng mga labi ni Anari. Subalit nang tumagal, ay kusang gumalaw ang kaniyang mga labi para tugunan ang bawat halik nito para sa kanya. Mga halik na nagmamakaawang tugunan. Mga halik na nagmamahal sa kanya. Isang maalab na halikan ang namagitan sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa naulit ang mainit na pag-iisang katawan nilang dalawa. Sa kanilang muling pagkikita, ay napagtanto ni Anari na ni Katiting ay hindi nabawasan ang kaniyang pagmamahal para sa kaniyang asawa. Kasalukuyang nakaunan si Anari ngayon sa braso ng kaniyang asawa at hinalikan siya nito sa noo. I'm sorry, Gray. I'm sorry kung naging mahina ako noon. I'm sorry kung lumayo ako agad na hindi ka man lang kinakausap. Aniya sa kaniyang asawa at hinalikan siya nito sa labi. It's okay. I understand, Anari. Alam ko na nasasaktan ka nun kaya mo nagawa ang lahat ng to. But please, Anari, next time don't leave me just like that. Mag-usap tayo. Pag-usapan natin ang problema natin and no one is allowed to run away. Dahil sa paglayo mo, eh matagal nating nasundan si Tyron. Biro pa nito sa asawa at isang marahang hampas sa dibdib ang kanyang iginawa dito. That moment na nag-usap silang mag-asawa ay narealize ni Anari na kung ano man ang magiging problema nila ni Gray ay dapat nilang pag-usapan. Bawal maging mahina at higit sa lahat ay bawal tumakbo. She realized na importante ang communication ng isang mag-asawa para malutas agad ang isang problema ng sagayon ay hindi na magkaroon ng masakit na misunderstanding. Matapos maging maayos ng dalawa, ay nagpa siya si Anari na sunduin ang kaniyang anak sa labas ng school nito. Habang bumibiyahe ang mag-ina pa uwi, ay kinausap niya ang kaniyang anak. Baby, mommy have something to tell you. Aniya sa anak at naintriga naman ito. Ano yun, mommy? A new toy? Not a toy. I want to tell you na dumating ng papa mo. Aniya sa anak at napahalakhak sa tuwa ang bata. Kaya sarap naman sa tenga ni Anari na marinig ang tawa na yon mula sa mga labi ng kaniyang anak. She can tell to herself na sabik ang kaniyang anak sa ama nito. Is he at home, mommy? Excited nitong tanong at tumangutango siya bilang tugon sa anak. At muli itong tumawa at nababakas sa mukha nito ang labis na saya. Nang makarating ang dalawa sa bahay, ay excited na bumaba si Tyron mula sa kotse at dali-daling tumakbo papasok ng bahay. Agad nitong hinagilap ang kaniyang papa sa buong paligid ng bahay. Natanaw ni Tyron ang isang lalaking nakangiti habang nakatayo ito sa gilid ng sofa.
Ibinuka ni Gray ang kaniyang dalawang kamay upang salubungin ang kaniyang anak at malapad ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Tyrone at agad na tumakbo palapit sa papa niya at tumalon sa mga bisig nito. Agad na pinupog ni Tyrone ng mga halik ang pisngi ng kaniyang papa. I knew it! I knew it! Alam ko na ikaw ang papa ko kasi you look very much like me! Tuwang-tuwa nitong sambit sa kaniyang ama at isang halakhak ang lumitaw sa mga labi ni Gray. That's my smart boy, ha? Huh? Papa, why don't you go home here last day? Is it a surprise? Gusto mo ba akong gulatin na yung stranger na naging papa ko last day is my real dad? Usisa niya sa ama at halatang matalino itong bata na may malalim na imahinasyon. Yeah, kind of, my son. Are you happy? Na ang stranger last day is your real papa? Of course! So happy! Kaya palang gwapo ko rin kasi maganda si mommy and I have a very handsome daddy! Anito sa ama habang si Anari naman ay naluluhang nakatingin sa kaniyang mag-ama. Ayaw mang ipahalata ni Gray na naluluha rin siya ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Anari ang nangingilid nitong mga luha. Lumapit siya sa kaniyang mag-ama at mahigpit ang mga itong niyakap. Finally, ang broken family nila noon ay nabuo na. Sa paaralan ni Tyrone ay buo ang kaniyang pamilya. Si Anari at Gray ay kapwa dumalo sa activity ng kanilang anak sa family day event nito. Nakilahok ang mag-asawa sa bawat game sa school kasama ang kanilang anak. Sa wakas, ang Tyrone noon na nangungulila sa kaniyang ama ay nagkaroon na ng buong pamilya. Natila ay nahanap na nito ang kulang sa buhay niya. Pakiramdam ni Tyrone ay isa na siyang batang buo. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang kinakausap ni Blue ang kanyang ina na ngayon ay nagkakape sa sala. Mama, buo na ang pamilya ni Kuya Gray na sinira mo. Nakita na rin ni Kuya Red ang babaeng minamahal niya na siyang inilayo mo. Wala ka bang balak na kausapin sila? Wala ka bang balak na makita ang apo mo kay Kuya Gray? Blue, umalis sila sa poder ko. Tinalikuran nila ako dahil sa mga babae nila na parang hindi sila galing sa sinapupunan ko. Kung ayaw nila ako sa buhay nila, ay ayaw ko rin sila sa buhay ko. Mariinitong sagot sa anak. Mama, hindi ka nila tinalikuran. Lumayo sila dahil sinira mo sila, Mama. Hindi kami pwedeng mabuhay na parang anino mo dahil lang sa nakaraan mo kay Tia Gracia. Mama, huwag mong hayaan na lumayo kaming lahat dahil sa katigasan mo. Wika ni Blue at patalim siyang tinitigan ng Donya sa mga mata. Habang sa kabilang banda naman, ay masaya na sina Gray at Anari kasama ang kanilang anak at binubuo na nila ang pamilya nilang nawasak noon. Isinumpa nila na kahit kailan ay wala nang lalayo sa kanilang dalawa. Kalaunan ay isang blessing na naman ang natanggap ng mag-asawa dahil magkakaroon na ng kapatid si Tyrone. Sa isang relasyon ay mahalaga na mayroong komunikasyon at tiwala sa iyong kapareha. Dahil kung wala, ay ito ang inyong magiging malaking pagsubok. Dahil ang kawalan ng tiwala ay magre-resulta sa isang malaking problema at makakasakit sa inyong mga damdamin. Sana ay nagsilbing aral sa inyo ang buhay pag-ibig ni Anari at Gray na panatilihin nating magtiwala at panatilihin ang komunikasyon sa ating mga minamahal. Muli, ito po si Dear Siren at hanggang sa susunod na kwento ng mga dilakasa. Maraming salamat po.